TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Kung naluloko mo ang anak ko, ako hindi! Kaya layuan mo na siya! Paano kung hindi ko kayo sundin? Tatamaan ka sa akin! Huwag niyo akong takutin! Hindi kita tinatakot! Etong prueba! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, when we are in love, we tend to believe kahit harap-harapan na nagsisinungaling. Hello, Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling na nga po, maaari ba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, DJ na may T, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede rin mong solusyon. Isang ko po ang drama. Isang ko po yung muna. Kapag kaalauna na. Hoy! Drama na! At eto na nga po ang TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito! Ano to? TLC, ano to? The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Yun ano na. To? Pasikata ng effects? Oh, ano to? Ano to? Baka pagalitan tayo. Pasikatan pa kayo. Bukas, wala na kayong sound effects. Alisin lahat ng yan. Puro kayo sound effects. Oh, kamusta ka Wednesday? Okay naman dyan. Ito. Alam mo, may epekto na naman yung acid ko sa katawan. Kasi pinagdasal mo siguro. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang iinom ng muriatic, di ba? Eh kasi sige ngayon lang na. Yung meron ako sa bahay. Munti ko nang inumin yung acetone. Yung mertiolet lang kasi. Natatawa ko sa tao mo, parang hindi mo matuloy-tuloy. Ba't ganun ako? Parang hinihika lang. Parang matanda. Nakakaloka. Kaya po, kapag wala po kayong tubig, huwag niyo pong i-attempt na inumin ang muriatic acid. Oo, huwag kayong magpapakaano yung sa movies. Yung parang hindi makamove on. Ano ba yan? Kailan mo ba pinanood yan? Hindi kasi ka, di ba ka, para pag-usapan natin. Tapos nung gabi, sabi ko, ay sige nga, manood nga. Pinanood mo? Na-miss ko kasi. Talaga ba? Tagal ko nang hindi nanonood. Original pirated. Siyempre, YouTube lang. Buti na lang may YouTube. Tapos ang pinanood ko, hindi movie, yung top 10 worst ek-ek. Talaga test lang ni Jigsaw. At yun talaga yung mga highlights pa yung tinignan mo. Gusto ko yung number 1, yung rib tinatanggal isa-isa. Grabe. Tama-tama kumakain siya. O diba, tama-tama, ang ulam nila ngayon, rib eye. Oo. Yes, baby back ribs. Nax, mayaman. Mayaman. Nagbe-baby. Samantalang kami, nagbe-baby back ribs. Kami, ako ribs ng isda. Isda. Rib ng isda sa akin. Hindi ba mata niya? Samantalang ako, nagbe-baby. Nagbe-baby. Nagbe-baby back ribs lang ako kapag Ano, piyesta? Graduation. Ay, ang yaman mo namang gumraduate. Ako walang aba, ganyan eh. Aba! Ano? Dapat lang. Kasi, di ba, all the hard works, all the gutom days, i-reward nyo naman ako ng baby back ribs, ganun. Pang mayaman. Eh kasi di ba, ilang ako years... Ako po yung batok ko lang po ng tulit-tulingan, masaya na mamata ako. Niya, ilang years ka nag-aral na nagtipid sa pinikasyo mo yung 50 pesos mo sa magbuong maghapon. Hoy, yung bakon ko kaya 150. Sana ako nakat... Sin, bakit kumukontra ba ako? Ba't ka maraming pinaglalaban sabi ngayon? Sabi mo kasi, we! Pero hindi maraming college students. Ay, nakaka-relate. Maraming oo, talaga diba? Hindi natutulog, Mama Christine. Correct. Lalo na Mama Tanya, kung yung bahay nila from province, tapos yung school nila sa Manila. Ang baon mo 150, 100. Relate na relate ka. Diba, pamasahay pa lang, ubus na. Oo, 50, buong maghapon yon. Ay, tapos Mama Christine, naalala ko yung haggardness mo pagdating ng school. Diba? Bagong ligo ka, tapos traffic yung makakasalubong mo. Pagdating mo sa school, wala na yung kilay mo, isa na lang. Pero wag kami baon kang pulbos. Hindi sa bag, kundi sa panyo. O, diba? Panyo. Ilalagay mo na lang sa fest mo. O. Tapos pag hatching mo, hinawakan mo yung panyo, hatching, bumanon yung pulbos. Anong meron? May usok yung hatching niya.
O, diba? Sa mga nag-aaral po ngayon, uy, pagbutihin nyo po. Lapit na, 3 months na lang. Pagbutihin nyo yung pag-aaral 3 months na lang, pero wala pa silang naumpisahan. Bahala kayo sa buhay nyo. Huwag kayong parang tanga. Ang tanga para lang sa pag-ibig yan. Ay! O, diba? Kasi sabi nga ni Papa Jack, when we are in love, we tend to believe kahit harap-harapan ng nagsisinungaling. Grabe naman yun. Pinapaniwala ang sarili kahit niluluko ng sarili. Luko wow. Ka! Hindi na, yan ang matinding nagagawa po ng pag-ibig. Taka lang, oh. Si Tanya ba kausap ko? Si Patrick. Ay. Yabang mo. Sabi mo, well. Eh kasi ganyan. Bakit? Ano mo ba? Kanina. Na-conscious. Kasi, yun na. Naisip ko talaga si Patrick. Hindi pag ano yun. Pag komportable, ganyan yung boses ko eh. Sabagay. Sige na nga, magbasa na tayo ng mga reaction ng ating kabisyo. Na nagpa-apekto sa sinabi ni Papa Jack. Okay, simulan ko na sabi dito. Sige. Sa Facebook. Thread dito eh. Dalawa lang pala. Sabi dito ni Rico Reyes. Kasi nagugupit ba yan? Hindi naman. Kapangalan lang. Ang dami kasi nagre-react na puro tama, yes, tama, yes, tama. Oh. Siya sabi niya, puro tama! Hindi mo kailangan magtanga-tangahan sa taong hindi ka pinapahalagahan. Dalawang exclamation points. Ibig sabihin nun, hindi kanya mahal. Ikaw ba bilang totoong nagmamahal sa kanya, kayang gawin ang isang bagay na alam mo masasaktan ng iyong mahal? Dahil bilang nagmamahal, wala tayo dapat isipin kundi yung makapagpasaya yung sa taong mahal na mahal natin. O, diba? At may kumurek. May umagree. Oh. Sabi ni Esther Manco, correct ka dyan. Pero sadyang may mga lalaki lang makapal or manloloko. Kaya ang karma babalik din sa kanya. At least ha, ang galing ha. May nag-agree sa kanya, swerte niya. Buti na lang. Ay, nag-like. Apat nag-like. Nag-comment niya, oo. Sabi. Oh. Sabi ni Aaron Mendez sa Yes FM Manila Facebook fanpage. Sa thread doon, sabi niya. Hindi pagmamahal ang nararamdaman mo, idol. Sabi niya kay Papa Jack. Ano? Bakit si Papa Jack? Bakit si Papa Jack? Ano connection ni Papa Jack? Uy, pwede kayo mag-react ka. 3 ways po. Facebook, sa Love Radio Manila, Yes FM Manila, Twitter, hashtag mo, TLCTDS Interactive. O kaya text line, type mo, TLC space. Komento. Pangalan. Send sa 2600. Ngayon na yun. Habol pa. O, sabi naman dito sa Twitter, sabi ni Kate Lynn Cord Kuloa or ang kaniyang Twitter at Kate LN Kuloa. Ang sarap pakinggan ng taong nagsisinungaling lalo pat alam mo na ang katotohanan. Ay, nakakagigil yun, di ba? Ba't masarap? Hindi, ang sarap kasi alam mong nagsisinungaling. Sarap ingud-ngud, chinilasin yung muso. Hindi laki ng pleto yung sentence. Oh, sige. Yun yung ibig sabihin niya. Diba? Sabi nga ni Kim the Royalty sa Twitter, yan talaga ang pagmamahal. Kahit harap-harapan mo nang nakita na naloloko ka pala ng taong mahal mo, magagawa mo pa rin sabihin sa sarili mo na hindi yun totoo. Kahit harap-harapan mong sinina, basta gwapo ang gay, maaga kang bumibigay. Stupid love, so pasamain it. Love, stupid. Sabi naman dito ni Atkoy Ravent 04, sana may contest na tanga-tangahan, sasali ako, pero hindi ko sure ang panalo ko. Hehe, join ka, hashtag martyr, hashtag bobo sa peg-ibig. Ay, naku, tingnan natin ako ano nga ba yung magiging takbo ng kwento. Oh, bakit? Magbasa pa tayo. Oh, tingnan natin kung ano yung magiging takbo ng kwento natin mamaya. Ano naman sabi sa'yo dyan? Sabi. Sabi ni Mac Juno, sale 04. Ganyan talagang pag-ibig, mahiwaga. Kahit harap-harapan mo nakikita ang isang kasinungalingan, nagpapakamartir ka para lang hindi masira ang inyong relasyon. Pero pakakatandaan po natin, every time na nagsasabi tayo ng I love you sa mahal natin, ibig sabihin laging uunahin ng sarili, mahalin bago iba. Kaya I love you. Truth, Labels. O diba, ano, I love me, myself and I. Ganun lang yan ha. Siguro tama naman yung sinabi niya Mama Tanya. Kapag ka nagmahal po tayo, tama rin naman na huwag mo rin kalimutan na mahalin din yung sarili mo. Huwag lang yung ikaw lang yung ikaw yung nagmamahal. Mm-hmm. Ikaw lang yung give ng give. Pero actually, dapat may tinitake ka rin, no? Pero actually, Mama Kristin, naniniwala ako na, ano to, after drama na. Hindi pa. Naniniwala ako na, bago natin mahalin ng iba, mahalin mo muna. Yung
Hindi ka makakapagmahal ng ibang Correct. Tao unless mahal mo ang sarili mo. Truth kasi labels. Kaya ka natututong magmahal kasi alam mong mahalin, pahalagahan yung sarili mo. Truth labels, o diba? Mm. Wala pa kang drama pero ang dami na namin nasasabi at ang dami niyong nasasabi. Ay nako mamaya, magugulantang kayo. At matlalaman natin kung sila ba meron pang maire-react sa drama natin mamaya. Oo. O diba? Ito nga ang drama po natin ay pagbibidahan ni Divine, ni Missy Hista ng Yes FM Manila. Ang lakas maka-divine talaga. Divine. Divine. Divine intervention. Divine protection. Totoo. Ibig sabihin godly, di ba? Pag sabing divine, it's godly. Sabi naman dito, si Raul, gaganapan po yan ni Christopher ng Love Radio Manila. Nita, Lala Bandera, si SFM Manila. Si Leia, Laika Barista po ng Love Radio Manila. Si Itay, Totoy Bato, SFM Manila. At si Arts, Rico Panyera po ng SFM Manila. Oh, tingnan po natin kung anong mga kaganapan. Bakit ang quote natin ngayong araw na ito? Sino ang magtitiisin ng kasinungalingan? Sino ang magtsatsaga? Oh my God, parang kanta lang yan ha. Sino ang magtanan? Ano yun? Sino ang sa'yo? Kung nakaisip yun. Sinong dakila? Yan! Sino ang tunay na si baliw? Sino? Wala na, enough ko na mic mo. Yan. So ito na nga po ang kwento ni Divine dito po sa TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito. React TLC The Drama Special Interactive Involve ka dito. Hindi kita pagsasawaan. Hindi ko pagsasawaan ang katawan mo, Nita. Rowan. Nakakapagod lang. Ako na muna magtatrabaho. Sige. Gaya ng dati? Oo. Yan. Ganyan. Teka, huwag mo na akong turuan. Hayaan mo na lang ako. At sa gagawin ko, titirik ang mata mo. Sige, ikaw na ang bahala. Mga baboy! Divine! Kahit dito sa sala, ginagawa niyo ang kababuyan niyo! Sino siya, Raul? Nita? Kaya pala ayaw mo akong papuntahin dito sa apartment mo? May tinatago kang babae rito? Magpapaliwanag ako, Divine! Hindi na kailangan! Ayoko na makita ka pa! Divine, sandali lang! Huwag mo siyang sundan, Raul! Huwag kang lalabas! Wala kang anumang takip sa katawan! Kung kasiping mo sa apartment mo. Si Nita yung Divine. Bagong kakilala ko. Lumapit sa akin dahil iniwan ng boyfriend niya. Naawa ako sa kanya kaya pinayuhan ko. Pero gusto niyang gaganti sa ex niya kaya tinukso ako. Tao lang ako kaya nadarang ako. Sana maintindihan mo ako at mapatawad. Divine. Bitiwan mo ang kamay ko. Nandidiri ako sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Naiintindihan ko ang damdamin mo. Pero hindi mo sisirain ang relasyon natin. Kung may nalalabi ka pang pagmamahal sa akin, patatawarin mo ako. Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos. Ang puso kong ito, na di umaasang. Tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, ako sa lahat ng gusto mo, nang dahil sa pag-ibig.
Divine? Kayo pa rin ni Raul? Oo, Leia. Matapos mo siyang manghuli sa kandungan ng ibang babae? Mahal ko pa rin siya. Ay, tanga ka nga. Inaamin kong tanga ako. Kung ako ang nasa katayuan mo, hindi na ako maniniwala kay Raul. Makikipaggalas na ako sa kanya. Nung una, yun ang balak ko. Eh, bakit hindi mo ginawa? Nangako sa akin si Raul na hindi na mauulit ang pagkakamali niya. Naniwala ka naman sa sinungaling na yun. Talaga sigurong ganito ang nagmamahal. Minsan ka na niyang niloko, Divine. Madali ka na lang niyang lokohin ulit. Salamat na lang sa pagmamalasakit mo, Leia. Ay, ewan ko sa'yo, Divine. Umaasa akong tutuparin ni Raul ang pangako niya. Kaya maraming lalaking sinungaling at manloloko eh. Kasi maraming babaeng nagpapaloko na gaya mo. Divine, makipagkasira ka na kay Raul. Itay, nagkakasunduho kami. Maayos ang relasyon namin. Anong maayos? Kung hindi ko pa narinig ang pag-uusap niyo ng kaibigan mo, hindi ko pa malalamang niloloko ka na ng lalaking yun. Pinagsisisihan na ho niya ang lahat. Madali lang niyang sabihin ang ganun. Kahit hindi totoo sa kalooban niya. Desidido ho akong bigyan ng isa pang pagkakataon si Raul. Ang tigas ng ulo mo. Pagpasensyahan niyo na ho ako. Ay, kung pumapayag kang paloko, ako ang gagawa ng paraan para matapos na ang pagiging sinungaling ng nobyo mo. Akala ko ho kaya pinara niyo ang motor ko, aangkas kayo. Hindi maliit na bagay ang dahilan kaya hinarang kita, Raul. Sasabihin niyo lang pala sa akin na layoon ko si Divine. Dahil ayokong patuloy mong lukohin ang anak ko. Naayos na ho namin ang problema. Kung naluloko mong anak ko, ako hindi. Kaya layuan mo na siya. Paano kung hindi ko kayo sundin? Tatamaan ka sa akin. Huwag niyo akong takutin. Hindi kita tinatakot. Etong prepa. Itay! Huwag niyo akong saktan si Raul. Divine, ano ba to? Huwag kang humarang, Divine. Pabayaan mong turuan ko ng leksyon ang sinungaling na yan. Awat na ho, Itay! Pinagtitinginan na ho tayo ng mga tao! Wala akong pakialam sa ibang tao! Walang makapipigil sa galit ko! Umuwi na ho tayo! Bitiwan mo ako! Nakikiusap ako, Tay! Tama lumayo ka na dito! Ho! Lumayo ka dito! Sige na ho, Itay! Ako na ang saktan niyo! Tigilan niyo na lang ang palalakit niyo kay Raul! Saktan niyo ako hanggang gusto niyo! Patayin niyo ako! Raul, grabe ang pagmamahal sa'yo ni Divine. Alam mo, kung hindi niya naawat ang kanyang tatay, baka pinatulan ko na yung matandang yun. Handa niyang tanggapin ang lahat ng galit ng ama para sa'yo. Kung sa karera ng motor, hindi ako nagpapatalo, sa isang gurang pa kaya? Wala ka namang laging pinagmamalaki kundi ang galing mo sa motorsiklo. Kung ako sa'yo pare, hindi ko nalulokohin si Divine. Bakit ba marunong ka pa sa'kin? Bihira ka nang makatagpo ng gaya niya. Baka siya ang malabong makatagpo ng tulad ko. Hindi ka rin mahangin, ano? Champion sa kama to! Pareho-pareho lang naman ang performance natin yung mga lalaki pagdating sa kama. Uy, iba ako, Art. May laro ako sa kama na hindi makakalimutan ng kahit sinong babaeng makalaro ko. Ginagawa mo. Iyan mo lang ako, Divine. Damihin mo lang ang paggapang ng labi ko sa katawan mo. Every time na pupunta tayo sa ganitong lugar, iba-iba ang ginagawa mo. Okay lang naman sa iyong iba-ibang posisyon, di ba? Kailan pa ako tumanggi sa gusto mo? Ganyan nga. Sumunod ka lang sa akin. Pagdating sa kama, ikaw ang hari ko. Hindi naman kita masisisi. Pareho tayong makakarating sa Gloria. Basta, tuparin mo lang ang pangako mo.
Ako lang ang babae sa buhay mo. Oh, Divine. Ikaw lang. Hayaan mo lang ang cellphone mo. Baka importante. May sasalihan kasi akong karera next month. Hello? Hello, Raul. Sino to? Nita. Akala ko kung sinong tumawag. Bagong number ko to. Saka na tayo mag-usap. Busy ako ngayon. Kailan tayo magkikita? Tatawagan na lang kita, okay? Teka, Raul. Bye. Sino yun, Raul? Isang bagong kakilala na gusto lang mang-istorbo. Girl? Lalaki. Wala yun. Ituloy na nga natin ang pagpunta sa Gloria. Ikaw, Raul. Kung ano-ano ang gusto mo. Hindi ko alam na sinabi pala ni Raul sa'yong may lakad kami ngayon, kaya hindi siya pwede makipagkita sa'yo. Kaya nga pinuntahan kita para malaman ko ang totoo, Art. Divine. Malamang, ibang babae ang kasama ni Raul ngayon. Ewan ko, Divine. Ibang babae pala ang dahilan kaya nagsinungaling na naman siya sa akin. Hindi nga ako pabor sa ginagawa ni Raul. Bakit ganun siya, Art? Hindi ko maintindihan ang kaibigan mo. Mula nang maging kami, naging faithful ako sa kanya. Ginagawa ko ang lahat para maging tapat rin siya sa akin. Pero kahit anong gawin ko, nagsisinungaling pa rin siya. Niloloko pa rin niya ako! Divine, hindi lang ikaw ang niloloko ni Raul. Pareho tayo. Pati ikaw, Nita? Oo! Kaya walang saysay na tinatawagan mo ko para pakiusapang layuan ko na ang boyfriend mo. Akala ko pa naman ikaw ang kasama niya nung araw na nagsinungaling siya sa akin. Hindi ako. Bago ka tumawag, isang kaibigan ko ang nagsumbong. Nakita niya si Raul na may kasamang ibang babae nung araw na hindi siya nagpakita sa'yo. Magmamakaawa pa naman sana ako sa yung ipaubaya mo na sa akin si Raul. Hindi mo na kailangan makiusap at magmakaawa sa akin. Nakipagrelasyon ako kay Raul dahil pinaniwala niya kung ako lang ang babae sa buhay niya. At hindi ako nakipag-break sa kanya matapos kong mabisto ang relasyon niyo dahil nangako siyang lalayuan ka at magiging tapat na siya sa akin. Pero ngayong malaman kong niloloko pa rin niya ako at marami tayong pinaglalaroan niya, tatapusin ko na sa amin ang lahat. Nita? Hindi ako gaga, Divine. Na patuloy na magmamahal at magpapaloko sa isang lalaking ubod ng sinungaling. Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat maririnig mula sa labi ko. Dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito. Na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa malapit na pala ang sasalihan mong karera ng motorsiklo. Hindi ka ba pwedeng umatras doon? Hindi. Kahiyaan na kung aatras ako sa kompetisyon. Nag-aalala kasi ako. Na baka matalo ko? Baka madisgrasya ka. Paano ako madidisgrasya? May inspirasyon ako. Sino? Sino pa? Ikaw lang naman ang babae sa buhay ko. Natanging pag-aalayan ko ng trophy na makukuha ko sa karera. Bakit umiyak ka? Natutuwa lang ako na sa akin mo iaalay ang magiging tagumpay mo. Kanino pa? Ikaw lang naman ang mahal ko. Ikaw lang at wala nang iba. Ang sarap pakinggan ang sinasabi mo. Totoo yun. Naniniwala naman ako sa'yo. Kaya nga, kahit anong araw at oras mo ko kailangan, andito lang ako. Nang dahil sa pag-ibig, natutumatiis. Nang dahil sa
sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito, na di umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, sumuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ako ngayon. Sarap lang na maging gwapo, na magaling pa mang bola. Kahit sino babae na gustuhin ko, napapaikot ko sa mga kamay ko at natitikman ko. Kaya naman, inspiradong-inspirado ako sa karera. Kaya unang arangkada pa lang, iniwan ko na sa kangkuhan ng mga kalaban ko. Dahil marami akong napangako ang pag-aalahin ko ng trophy. Yes! May isang nag-aambisyonahan ako. Ano siya? Sineswerte? Matutunayan kong hindi lang sa babae ako mabilis. Walang mananalo sa akin sa karerang ito. Mangyari na ang mangyayari! Para manalo ko sa karerang ito, buwis buhay na ang gagawin ko! Sumobra ang maniobra ko! Bubuwal ako! Diyos ko! Nagsusumamo ko sa inyo. Huwag mo po munang bawiin ang buhay na ipinahiram niyo kay Raul. Maawa po kayo sa kanya. Padaluin niyo po ang inyong kapangyarihan sa kamay ng mga doktor na gumagamot sa kanya para mailigtas siya. Marami po kaming mga pangarap. Hindi ko po kaya mawala sa buhay ko si Raul. Mahal ko po siya sa kabila ng pagkukulang at pagkakamali niya. Mahal na mahal ko po siya. Divine? Leia? Hindi ko gustong putulin ang pagdarasal mo rito sa altar. Pero lumabas na sa emergency room ang doktor na nag-aasikaso sa boyfriend mo. Kamusta si Raul? Ligtas na ba siya? Sabihin mo, Leia. Sabihin mong tapos na ang paghihirap ni Raul, hindi ba? Nagawa ng mga doktor ang trabaho nila. Nailigtas na nila si Raul sa awa at tulong ng Diyos. Mahuhusay ang mga doktor sa ospital na to, Divine. Ginawa nila ang lahat para mailigtas ang boyfriend mo. Kaya nga habang buhay ako magpapasalamat at tatanaw ng utang na loob sa kanila. Dahil sa tulong nila, hindi na wala sa akin si Raul. Matutupad ang lahat ng mga pangarap namin ng mahal ko. Makakasal kami. Magkakaroon ng mga anak. Bubuo ng masayang pamilya. At magtutulong kami sa pagtataguyod sa aming mga anak. Divine, tapos na ang paghihirap ni Raul. Thank you, Lord! Maraming maraming salamat po! Pero, hindi na matutupad ang inyong mga pangarap. Leia? Divine, wala na si Raul. Hindi pwedeng mawala si Raul! Nagsisinungaling ka, Leia! Buhay pa si Raul! Divine! Magpakatatag ka! Wala kang magagawa kundi tanggapin ang maluwag sa loob mo ang nangyari. Kaya pala kahit anong pagkukulang at pagkakamali ni Raul, nagpapasensya ako. Nagpapatawad. Dahil hindi pala siya magtatagal. Raul!
Raul! Divine, walang maisusumbat sa'yo si Raul. Mulat sa pool, naging martir ka sa relasyon niyo. Naniniwala ka pa rin sa kanya kahit alam mong niloloko ka niya. Wala akong pinagsisisihan sa pagmamahal na iniukol ko kay Raul. Ganun siguro talaga ang pag-ibig. When we are in love, we tend to believe kahit harap-harapan ng nagsisinungaling. Raul! Nang dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak mo ang pag-ibig ko. Nang dahil sa pag-ibig, sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak. Ang sabi ni Papa Jack, we are in love, we tend to believe kahit harap-harapan ng nagsisinungaling. Di ba kikinig sa TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, when we are in love, we tend to believe kahit harap-harapan na nagsisinungaling. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Well, Kabisyo Kapwa, sadyang makulay ho talaga ang mundo ng pag-ibig. May mga takot masaktan, at may mga willing na mamasaktan. Pero ang tanong, hanggang kailan mo titiisin na ikaw ay masaktan ng taong labis mong hinahangaan pero hindi ka naman pinapahalagahan? Hanggang kailan mo ipagdadamot sa sarili mo ang karapatang mabuhay ng hindi nasasaktan? Tandaan ho natin na ginawa tayo ng Diyos hindi para maging isang wala lang sa mundong ito. Ginawa ka dahil mahalaga ka, at deserve mo ang someone na bibigyang halaga rin ng buhay na ibinigay sa'yo. Lahat po tayo may choice at sana piliin ho natin yung buhay na maligaya, hindi yung buhay na walang kwenta. May kwenta ka bilang tao. Walang sino man ang pwedeng manakit sa atin at tandaan mo na ang iksi lamang po ng buhay
para aksayahin sa mga walang kwentang tao o bagay sa mundong ito. Pero saludo ako sa iyo, Divine, dahil napakabuti ng iyong puso. Nagtatagal po at nananatili talaga ang samahan ng mag-asawa ng mga mag-jowa dahil hindi naman dahil talaga perfect, kundi dahil yung offended, nagpapatawad. Ang pagpapatawad po, nagpe-prevent talaga yan ng separation. Kaya wag po natin agad husgahan. Wag tayo yung mga kapitbahay, wag agad maghusga, mag-judge agad kayo dyan. Diba na tanga, martir yung kapitbahay nyo, gawa ng napaka-tsaga, nagtitiis, nagbubulag-bulagan. Kasi kung lahat po ng tao ay katulad natin na sumusuko agad kapag paloko-loko yung asawa natin, eh wala nga naman po kasing relasyong magtatagal sa mundo. Kaya kahit ngayon lang po palakpakan natin yung mga misis na matatag at palaban kahit patawagin silang tanga ng kapitbahay. Di ba? Masisisi po ba natin? Hindi. Buhay nila yun eh. Hayaan natin po silang maging masaya kung iyon ang expression ng kanilang pagmamahal. Hindi siguro po talaga katangahan, kundi pagpapatawad ang umiral sa kanya. Kaya, at alam ko po kapwa kabisyo, binibigyan talaga ni Lord ng reward yung mga taong mapagtiis alang-alang sa kaayusan ng pamilya. At alam niyo po ang reward ni Divine? Alam mo, Mama Christine, huwag ka mag-alala. Huwag ka na magalit kay Divine kung patanga-tanga siya. Oo, ang reward niya, Mama. Ayun na, byuda. Grabe, byuda talaga. Pwede na ulit mag-asawa. Yun reward niya. Congratulations. Diba? Nakuha niya agad ng maaga yung justice ng kanyang pagtitiis. At hindi pa sila nakakasal, may justice na agad. Pero diba, ako natutuwa naman talaga ako kay Divine mamataan niya. Hindi naman ako nagagalit kay Divine. Natutuwa naman ako. Kasi kung may dapat man ako magalit, kay Raul. Pero what's the use of my galit? He's dead already. Oh my God. It's just a waste of time and energy. My God. Oh my God. Like he's with, with the baba and the all. Nasa kaya siya? Nandun kay dun sa may dalawang sungay. Grabe ka naman. Oh, di ba? Hindi, di ba? Ako saludo ako kay Divine kasi yun yung puso na may mapagpatawad. Oo, ibig mabait. Di ba? Mabait. At talaga nga namang tama ka, yun yung mga nire-reward, yung mga katulad ni Divine. Pero syempre, sabi, ang tanong ko lang naman sa inyo, sa mga kababaihan o kalalakihan na nakikinig ngayon, ako lang naman nagtatanong kung hanggang kailan mo lang naman kayang magtiis. Kung kayang magtiis ng forever at dyan ka masaya, susuportahan kita. Pero kung hindi mo na kaya magtiis, then give up. Ganun lang naman yon. Again, meron po tayong kanyang-kanyang choice. At meron po tayo kanyang-kanyang ikalulugar kung saan tayo masaya. Yes. So, choice mo yan. Kung masaya ka na nasasaktan ka, edi push! Pero diba? Feeling mo, feeling mo gusto mo nang give up, hindi naman kasalanan yan, edi go. Ganun lang yun. At feeling ko si Lord na talaga ang nagtakas da ng panahon para siya ay makalaya sa kanyang nararanasan. Dahil nirewardan talaga siya ni Lord. Eh, nahihirapan na tong anak ko na to. Gusto ko na siyang palayain. Kasi medyo na nabubulagan na siya. Kaya papalayain ko na siya. Idededo ko na to si ano. Eh bakit sabi nila kapag ka sobrang bait kinukuha ni Lord? Ha? Masamang damo daw, matagal mamatay. Yes man, now here is. Ano yan? This is about cool presenting the other different style. Ano yan? Wait lang. Wait lang. Ano yung chorus? Wala na, wala na. Good boy. Yan yun eh. Ano ba yan? Di ako marunong. Hindi mo kasi hinanam ka din. Eh ngayon ko lang ano. Ayan. Good boy. Good boy. Sa ka naman nakakita? Good boy na. Wini-wish pang kunin na ni Lord. Ayan tayo eh. Dapat kasi hinahanap mo yan kanina. Lukok-lukok na. Eh sorry. Pero totoo yan, diba? Hindi sabi nila, diba? Kapag ka masamang damo, matagal mategi bells. Oh. Kapag ka mabait, eh pero sa bagay. Hindi ako naniniwala. Sa bagay, hindi mamatayin sa bagay. Depende. Hindi, iba na generation ngayon. Hindi kasi si Lord, talaga siya eh. Just siya. Correct. Pantay-pantay. Lahat tayo ay pupunta sa... tayo ay malalagay sa kwadrado na yan, lahat sunod-sunod, una-una lang. Una-una siguro lang yan, kaya na una si kuya kasi nga patanga-tanga sa pagdadrive sa karera. Oo, diba? Masyado excited. Hindi nagkakambyo, puro arangkada. At hindi nag-iisip. Masyado lang iniisip. Kailangan makarangkada ako, walang diskarte. Wala kang diskarte lang yan. Kulang ka sa diskarte. Magaling ka nga, kulang ka naman sa diskarte. Boom.
Bangga. Boom, bangga. Boom, semplang. Boom, boom, tihaya. Diba? Kaya nga sinasabi ko mamatay niya kapag naiimbitahan ako sa mga student churva, sa mga student conference. Oh. Wow, ikaw na ang model. In conference. Oh my God. May naniniwala. Oo nga eh. Hindi, ako na-invite sa camp ng mga bata, ng mga young people. Kala nila. May naniniwala din. Wala. Agalahin mo yun. Minabubula tayo. Tapos di na-invite isang beses. hindi na naulit. Wala nang take two. Hindi, lagi ko sinasabi mamata niya na kapag ka, although, basta yun na yun. Tsaka na lang, kasi yun yung secret formula ko sa mga talks. Imbitahan niyo na lang po ako. Ganun na lang. Sabay ganun. Kasi kapag ka sinabi ko ngayon, hindi wala na akong pambala. Sabi. Eh, magbasa na lang tayo ng reaction ng ating kabisyo. Oo nga, kasi excited na silang marinig. Ang dami-dami nagre-react. Ito na nga po ang ating TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito. O mula dito sa 2600. Ay, meron na. Ay, hindi pala. Sa Twitter pala, Itechiwa. Nag-hashtag po siya TLCTDS Interactive. Sabi ni at Monet Tamayo 07, Omenet de la Cruz, you should listen to your father divine. Aww. Kasi nasasaktan din siya kapag ka nasasaktan ka. Ito yung time na ipinaglalaban niya ang kanyang pag-ebeg kay Raul. Aww. Totoo yun ah. Sabihin na, kung akala mo, feeling mo, dead mang magulang yes. mo sa kapag ka ikaw ay umiiyak, correct. Nasasaktan, hindi po, nasasaktan, yung nadapa ka nga lang ng bata ka, mangyak-ngyak na sila eh. Pero ngayon bakit, pa kaya na na-heartbreak ka sa taong hindi nyo kadugo? Yes, bakit Mama Christine nung bata tayo pag nadapa na papaluin pa? Kasalanan mo, patakbo-takbo ka! Kasi nung bata ka, sinabihin lang kita magkatumakbo dyan, pero tumakbo ka takbo dyan. Nadapa na nga papaluin pa, takbo ka ng takbo, pak! O, tapos kapag ka umiyak, iyak ka, iyak ka, papaluin pa rin. Tumahang ka, sabay hampas. Tapos papaluin, parang di iyak. Tanga-tanga. Galit na galit. May pinagdadaanan ka. Na-experience. Mga pasaway ba tayo at napapalo tayo? O, hindi naman. Yun yung sabi ni Monet, diba? Minsan kala po natin, KJ lang sila, tatay, nanay. Hindi natin alam pag hindi yan nakatingin sa atin, nasasaktan, naiiyak, nag-aaligid ng luha niyan pag nasaktan tayo. Diba? Kasi totoo lang eh, parang inalagaan ka nila for how many years, din isang lalaki lang magpapaiyak sa'yo na hindi nyo pa kadugo. Diba? Ang may karapatan lang na magpaiyak sa'yo, mga magulang mo. Yes? Yes? Grabe naman si nanay. Nandito yung nanay ko, yes? Yes. Yes? So, sabi ng nanay ko, pwede nga. Ikaw nga nagpaiyak sa nanay mo eh. Well. Nagbabasa lang ng diary yung nanay ko, walang pakialam. Beche, mas kaya dyan magtrabaho ka. Ay, sabi naman sa Yes FM Manila ni Liberty Agum. That's stupidity, but also reality. Ay, makaraiming. Hala, hindi man lang nakapagsisi yung Raul nang mamatay, kawawa naman RIP. Yan. Huwag ka mag-alala, si Raul, nagsiswimming na yun sa pulang dagat. Grabe ka. Bakit? Nagpa-floating. Nagpa-floating, nagpa-backstroke. Nagpa-butterfly, ganyan. Tapos may shades pa kasi mainit eh. O, diba? May sasundating, ganyan. Karera pa more! Hoy, mag-ingat yung mga nagkakarera po, lalo po yung mga illegal pag alas doon sa madaling araw. Marami sa Marcos Highway. Grabe siya sa Makapagal Marikina. Din. Ay, sa Makapagal. Ay, marami sa Makapagal. Marami, grabe. Hoy, ingat po, ay. Friends po tayo. Hindi ibig sabihin mayabang, ay. Hindi. Guwapo, ay mayabang na. Mag-iingat, tapos pag nanalo po, bigyan nyo naman kami ni Christine. Truth. Huwag kayo mag-alala, hindi po namin sasabihin sa kanya. Hindi po namin sasabihin na nagkakarera po kayo mga 1 a.m. Hindi po namin sasabihin na kapag ka mga 2 a.m. nagkakarera pa kayo sa may Makapagal. Tsaka minsan po sa Daang Hari, Molino Boulevard, hindi ko po yung sasabihin. Ay, hindi ko rin sasabihin sa may Marcos Highway, sa may bandang Santa Lucia. Detalyan. Ayoko talaga sabihin yun eh. Oo, huwag masama yung nansusumbong, sumbongera tayo, diba? Promise. Uy, hello po sa mga riders. Hello. Sa nakatatak na yun. We love you so much. Mga umaakit ng pagbakasyon, ng Sabado, Linggo, umaakit. Magkarera kayo sa may Carmona, Cavite lang. Doon may legal doon na karerahan. Hindi, basta wag lang papahuli kahit illegal. Ito lang, masabi lang na... Basta para transparent. Sabi naman dito sa Facebook, sabi ni Ian Superio Tan. Uy, Tan. Wow, in-check. Pautang. Eh, kuripot. Kapag ka, Tan, mayaman agad. Hindi ba pwedeng... Hindi kaya ka mag-anak ko daw yan, sabi ng nanay ko. Naririnig. So, naririnig. Narinig niyo po sa mic yung nanay ni Christine pa. May bumubulok po. Bakit kapag katan ka mag-anak agad, nay? Hindi mo pwedeng nagkataon.
Pwedeng binaliktad niya, ipilidin niya sa Facebook. Not talaga yung ipilidin niya. O, diba? O, sabi nga niya dito. Mother, eh. Sabi ko sa iyo, eh, magkatimbre lang kami ng nanay ko ng boses eh. Sabi ni Ian nga, ni Tan, hindi pagmamahal yan, katangahan na yan. True love, respect, hindi take advantage. Hindi, siguro sinasabihan niya dito si Raul. Si Raulo. Diba, yun nga yun. Bagay kay Raul. Ayun si ano, si Raulo, si Raulo. Diba? Bagay yung pangalan niya sa kanya. Si Raulo, si Raulo talaga, o diba? O. Ay, nako, teka. Sabi naman di, ako. Ako muna, grabe. Ang tagal mo eh. Eh, syempre lahing niya eh. Nagmamadali ka ba? May lakad, may taxi, ang tagal. Sabi ni Nailid Galit at Namra, ba't nila binabaliktad yung pangalan sa Facebook? Nahihiya? Nag-Facebook, tas nahihiya? Baka na yahihi na. Ayusin mo ha, yung baliktad mo ha. Ang martyr naman po ni Divine, grabe, di ko yun magagawa. Sa panahon ngayon, maging prangka ka lang, Divine. Hindi lang siya ang lalaki sa mundong to. Alalahanin mong, hindi lang ikaw ang nagkakaganito. Truth! O, sabi naman dito ni Artem Arce, yan tama ako, karma nga, mayabang pababaero pa yan. Tuloy na pala mo, napala niya ito namang si Ate Tanga din, marami pa dyan. Totoo ha, kasi marami kasi in connection din sa sinabi mo mamata niya na binasa mong komento. Totoo naman kasi na marami pa namang iba dyan. Bakit ka nga nagtsatsaga sa isang tao na hindi ka naman kayang pahalagahan? Eh sa dami nga, yun nga yung nagustuhan niya nga. O baka naman kasi natatakot naman, ka na wala ka na makitang iba. Ah, baka kasi yun yung fear mo, may fear oo, ka. Oo, ngayon meron na siya makikita. Kasi single ka na uli. Oy. At wala ka ng choice kasi wala ka nang babalikan unless susundan mo siya sa ano, sa may dagat na pula. Diba? So, ang siya susundan, friend. Ah. Kasi may mga tao kasi na feeling nila kapag mauubusan, wala na magkakagusto. Pero feeling mo pangit ka. Huwag mong paniwalaan sarili mo. Feeling mo lang yung pero totoo yun. At kapag ka masyado mong feeling yan, ina-attract mo yan sa universe. Malamang yun nangyayari sa'yo. Ito naman, dinagets yung joke ko. Minsan, igets mo naman yung joke ko. Hindi, mag-change topic ako. Hindi mo. Ayoko na. Ulitin mo na. Wala na. Ulitin mo. Lumipas na, expired na. Panis na yung joke ko. Kasi ganito daw eh. Wala. Hindi na ako tatawa sa joke mo. Anong nga yun? Loko ka, Fee. Tama ka, feeling mo lang yun. Ako na lang tatawa sa joke ko. It's so funny. Hindi niya yung feeling. Hindi nila feel na pa. Hindi totoo yung feeling nila na pangit sila. Kasi totoo yun. Yun joke ko. What? Wait lang, wait lang. Sorry nga. Pag-feel ako ng tatlo, tawa ka. 1, 2, 3. Yeah! Har-har. Ay, yes? Nakalabas na kulungan? Saan ka galing na, ano, na secret. Manila Zoo? Basta dyan. Sa may Avilon? Manila Zoo, malapit sa 13, sa loob. Ay, grabe, meron doon. O, sabi naman dito sa Facebook, sa fanpage po ng Love Radio Manila, sabi ni Alice Cha, bakit kasi may mga lalaki na tulad ni Raul, hindi makontento sa isa? Ay, naku, sana huling lalaki ka na magloloko sa mga babae. Hashtag imposible. Eh, nanganak, alam mo, mamata niya, hindi man nagbubuntis yung mga kalalakihan, pero dumadami. Dumadami sila. Eh kasi isang pinagmula nila, isang lahi, ganun yun. Ganun. Tayo rin naman isang lahi pinagmula natin, kaya tayo mapagtiis eh. Pwede ba maglahi? Meron ka ba? Ano yan? Masyado ka na LSS dyan ah. Natutuwa ako eh, namimiss ko lang. Nasa na ba si ano ngayon? Si Blackjack? Uh-oh. Ayun, nasa kadilim. Ayoko si kuya. Andiyan si kuya. Basta. Daming gig niya na. May kagwento ako sa'yo mamaya. O, dali. Ano na? Ano? Meron ka pa dyan? Naroon sa Twitter, Ross, si Linda Banyaga. Basahin mo. Ah, sige, sige. Sabi niya, pakibasa po comments ko dito sa TLC The Drama. Hanapin mo! Anyway, ayun. Nang dahil sa pag-ibig, nasisira na ang pagsasama ng magkaibigan sa isang lalaki na magaling ko, no? Sabi ni Erich, sometimes, your heart can't accept what your mind already wait, English knows. Sige, basahin mo yung English sa Tagaliging ko. Sige, sige, i-translate dali, mo. Dali, dali. Sometimes, minsan, your heart, ang puso mo, can't accept, hindi matanggap, what your mind, kung ano ang isip. Yung isip mo, yung your. Oh. Kung ano ang isip mo. Kung ano ang isip mo, already knows. Ay, alam na. Ay, alam na. Alam na this. Bakit pag ano, word for word? Ay, kompletuhin mo. Minsan, ano, kompletuhin mo. Wala na. Sometimes, ang puso mo, hindi matatanggap, ang isipan mo ay alam na. Alam na this. Alam na this.
Ay, patingin ko lang nakikinig sa atin si Tita Gemma Mateo. Hello, hello po. Kay Miss Aneline Salva. Nakikinig sila sa Kutse. Eh, lalo na yung mga taga Yes FM Cebu. Oo, si Lolo Kikoy. At si Maria. Advance Happy Fiesta Cebu. Pinsan nyo! Oy, advance happy fiesta. Mayo-mayo. Lakas daw ng TLC dun eh. Ay, dagang salamat. Naka-10 daw eh. At talaga, 10, no? Kay Maria Maldita po ng Yes FM. Dagang salamat. Hello, Lolo, Kikoy. Maayong hapon sa inyo, Tanandiha. Pit senior. Sige. Wala ka na nakasabot, Day? Hindi ko alam. Dili ka makasabot. Unsa man ang galing ko kaya. Unsa man ang ako giingon, Day? Unsa lagi ako giingon, Day? Unsa naman. Always. Sabi ko, anong sinasabi ko? Oo naman. Sumama mo yung ugali mo. Ano ang sinasabi ko? Naintindihan mo ba ako? Oo naman. Yan nga ba ang kwento natin ngayon na pinagwirahan nga po ni Divine Missy Hista, Yes FM Manila. At syempre si Raul, Christopher Love Radio Manila. Nita Lala Banderas, Yes FM Manila. Lea Laika Barista, Yes FM Manila. Ay, Love Radio Manila. Father Tatay Bato, Yes FM Manila. And Art Rico Panero, Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Orly Aquino. Paano le? Orly Aquino. Pag ako talaga nakapunta dyan sa booth nyo ah. I love you. You know, I love you so much. Baho. Oy, nag-unit ko. Umabot dito sa lobby. Sound engineer. Mais ka. Jason Sagun. Musical scorer. Musical scorer natin. Danny Frias. Directed by Salvador M. Royales. Siya rin po yung overall director natin, Detachua. The overallers. Or, yeah. The overalliest. At syempre, nako, three ways po ah. Three ways to reach ano me. Daw? Three ways. Bunga nga ni Nicole Yala, Tanya Chinita, naghahabulan parang may gustong itago. Ano yun? Wala naman si Nicole Yala po dito. Asan po si mama Nicole Yala po? Busy nag-alaga ng bata! O, siya, sige na. Meron kang sabihin pa? Oo. Hanggang alas 4 pa po ng hapon si Christine Dera sa Love Radio Manila. Si Mama Tanya naman hanggang 3 p.m. sa Yes FM Manila. Maraming salamat po. Magkarinigay muli tayo tomorrow. Sa panibagong kwento ng pag-ibig, pagkabigo, pagbangon, sa programang TLC The Drama Special Interactive Involved ka dito. Happy Wednesday. Bye-bye. Love you. Pit Senor. Love you, Shoo. Pit Senor. TLC. The Drama Special. Interactive. Involve ka dito.